Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish, then he will eat for a lifetime. But teach a man how to sell fish and he will eat steak. Yun yung sabi nila. Hello mga ka-Arki, kamusta kayo? Hello Rienzie. Hello Fitz, okay naman ito. Medyo sunburned. Bakit? Kasi nag-jogging ka sa labas habang mainit. Hindi, nag-procession dito sa amin kasi piyesta. Tapos, kala ko isang oras lang yung procession. Aba, from sinuyod yung buong village. From one hour naging oras, kaya medyo sunburned ako ngayon. So, uso pa pala yung Flores de Mayo dyan sa inyo. Kasi sa amin, parang wala na eh. Ano, parang procession lang, nag-procession lang ng, ano, ng image yan. Parang. Okay. Okay. So, for today, ano ba ang pag-uusapan natin, Rienzie? Oo, dahil ano, no? Isa tong realidad sa ating mga Pilipino, pag-uusapan natin is how to deal with your relatives and debt. Kumbaga, kamag-anak. Yung mga nangungutang na mga kamag-anak. Susko, Mario Joseph, maraming ganyan. Di ba mga ka-Arki, mga OFW natin, mga ka-Arki, maski mga nandito, di ba? Di ba, mga kakatok dyan. May tawag ako dyan eh. Yung mga suke. Perpetual help. May nabasa rin ako, di ba? Sabi nila, wealth is relative. The more wealth you have, the more relatives you have. Parang ganun. Ayan. So, syempre mga ka-Arki, hindi natin may iwasan. Dahil na kung medyo tayong nakakaangat sa buhay, no? Or nakikita kasi nila, no? Sa Facebook, yung mga pinagpupuntahan ninyo at yung mga bago ninyong bilay, di ba? So, lalapit yan. Pero, again, hindi natin maiwasan na, syempre, no? May mga lalapit na lalapit din na nangangailangan, paminsan-minsan, panaka-naka, pero minsan may mga namimihasa na. So, paano ba? How do we deal with this relatives? So, diba? Unang-una, syempre, kapag meron tayong mga kamag-anak na humingi sa atin ng tulong, siguro kung paminsan-minsan lang, or first time, I think okay lang naman na tumulong. Yes. Ang i-discuss natin ay yung medyo umaabuso na ba? Ganon? Yung ba yung specifically... Yung mga perpetual help. Specifically, yun yung gusto nating i-address. Paano kung nagiging dependent na sila, na hindi na sila nag-work, or hindi na sila nagsisikap para sa sarili nila kasi naisip nila, ay, andyan naman si Rienzie, pwede natin lagi siyang hiraman ng pera pag kailangan natin. So, yun yung specifically yung i-address natin. So, hindi natin sinasabi na wag tayong tumulong. Ang sinasabi natin ay kapag feeling natin ay naaabuso na yung pagtulong natin, then siguro ito yung mga magandang pwede nating gawin para hindi rin naman maapektuhan yung ating personal finances. Okay. Yes, that's right. So, ako meron akong 1, 2, 3, 4, mga 4 to 5 tips na mabibigay. No? Unang-una, sa pagtulong natin sa mga ganitong tipo ng relatives natin, set a budget. Okay, so mga ka-Arki, mag-set lang tayo ng budget every month, no, or pwede rin maipon yan. Okay, basta set a budget, okay, kunwari 2,000 or 2,500 per month and nothing more para sa relatives na yon. Not just for that particular relative, pero kung medyo marami-rami rin sila nakapila, no, just set a budget. So, parang pagbabudget lang yan sa ating pang-tuition fee ng mga anak natin, pang-bayad ng ilaw, kuryente, kung lahat yun binabudget natin, pati pamalengke, pati rin pagtulong sa relatives natin, kailangan din nating i-budget. And siguro importante din sa pagbabudget natin na yun is alam natin by ourselves na ano, no, na kumbaga meron tayong boundaries. Yan. Kasi yung budget ang magbibigay ng boundary sa pagtulong sa iba bukod dun sa pagsagot sa pangangailangan ng pamilya natin. Bakit tayo may boundary? Hindi naman sa nag-iimbot tayo o nagiging selfish tayo, mga ka-Arki, pero kumbaga, sabihin na lang natin na isasakripisyo mo ba yung pamalengke mo, yung isusubo mo sa anak mo, di ba? O yung pang-tuition fee sa anak mo,
para sa ating ibang ano, 'di ba? Ibang kamag-anak. So priorities lang 'yan. The budget would set the priorities and the boundaries for the relatives. Mm-hmm. Actually, kung meron silang ano, budget for charity, I know some mm-hmm. people kasama sa budgeting nila yung pang mm-hmm. bayad, yung pambigay nila sa tithing, yung pang Oo. Charity na. Pwede na pwede nilang dagdagan din yon ng konti Oo. Para right. meron silang parang budget or portion of their money para mm-hmm. sa mga ganitong klaseng incidents na may humihingi or kailangan ng tulong ng mga mm-hmm. kamag-anak. Yeah. And I agree with that, no? Kasi kami, meron din kaming sinaset aside na, ano, na a portion of our income, a certain percentage every month. Tapos yun, either kapag, kunwari, may nasunugan na dating kasambahay or kasambahay or relative na kailangan ng tulong, doon namin binabangga. So, kumbaga, meron din kaming charity fund para at least, kunwari, sabi natin 10% sa family namin, no, which is 10% naman talaga, at least nakakulong lang doon para at least yung 90% yun, pang family na, tuition fee, etc., etc. Ayun, so set a budget. Pangalawa, yes, pwede tayo magbigay, pero siguro maganda rin, no, that they can, ano, they earn it, hindi yung tipong ibinibigay lang. So, give them work. Yun, mm-hmm. isa sa mga tip yan. Kumbaga, hindi lang, kasi okay din tumulong, pero at least, iba kasi yung parang dole out, alam mo yun, versus mm-hmm. dun sa nagbigay ka, kunwari, kahit pakumpunihin mo na lang ng bahay, papinturahan mo, you know. Car wash. Parang, ako yun yung ginagawa ko eh. Oh, car wash. Ganyan. Oh, diba? Paki-car wash yung kotse. Oh, yun. Pwede yun, di ba? Car wash. Eh, kung malaki-laki, mga, ano yun, isang buwang car wash, ganon. Ay, hindi naman. pero, alam mo, yung mga paminsan-minsan na, ano. Yeah, I would agree, no? Something that, ano, kaya naman within their capacity, so might as well delegate some of the things that you do. Actually, at pwede yun, no? Ano, mautusan mong mag-grocery na lang for you, bigyan mo ng grocery list, di ba? Oo. So, para at least tipid din sa oras mo. Hindi, parang ano ba, inaalilang. Hindi naman sa inaalilang. Inaalipin mo sila. But, you know, parang instead of doling out, parang at least, you know, parang it gives dignity on the, no, on the money, di ba? Kumbaga, for the lack of a better term. So, parang hindi naman inabutan mo lang sila. Parang they also work for it. Yun. So, yun. So, give them work as well. Yan. Pwedeng, at least, hindi siya yung tipong utang lang. Kasi, kadalasan naman yan, di ba? Lista sa tubig, di ba? Or parang ganun. So, at least, merong kapalit, di ba? At least, may nagawa din sila for you. Next, of course, kasama nung ano, nung setting a budget is think of your family as well. Okay? Kasi nagigilty tayo, di ba? Parang kawawa naman. Paano na sila? Paano na si pinsan, si kapatid, minsan, or magulang? Paano na sila, no, kapag hindi ko binigyan? Well, that is honorable and admirable as well. Pero siguro isipin din natin na kapag binigay ko ba to or I broke our family savings para sa kanila, isipin nyo rin, no, paano na yung anak ko? Paano na yung pang-tuition fee ng mga anak ko? Paano na yung pagkain nila? And this is true kasi meron tayong naging kliyente, Fitz, no, na super naging baon siya sa utang. Kasi tinulungan ng magulang, tinulungan ng kapatid, mag-business, pati office mate, tinulungan din, parang tawag nga sa kanya, Mother Teresa eh. Lahat umutang for them, no? Pero ang masaklap doon is that nabaon siya sa utang, kulang, maski she's earning 200,000 per month, okay, sa multinational company, kulang na kulang yon para lang pangbayad ng interest sa dami ng utang. Which is sad kasi, you know, ultimo pang tuition fee ng anak niya, namang problema tuloy siya. No? So, kumbaga, again, think of your family. And, you know, if you think of your family, of your spouse, of your children na kawawa naman, 'di ba? Then I think that would ano, that would ground you kung hanggang saan yung budget at yung boundaries ng ano, ng pagtulong sa kanila. O para sa akin, ano, no, okay yan na tumutulong ka sa iba, pero ang kailangan mong isipin is pag ikaw yung nangailangan, sino yung tutulong sa iyo? So that's the mere fact na sila yung humihingi ng tulong sa iyo dahil medyo kapo sila,
it means na baka mamaya dumating yung point na ikaw yung nangangailangan, I don't think makakaasa ka readily sa kanila. It's always better na handa kang suportahan yung sarili mo and ayun nga, don't sacrifice yung needs mo to be able to provide dun sa mga kamag-anak or relatives mo na nangangailangan ng tulong. And yun nga, you have to think about your own needs. So, syempre, yes, kung meron naman tayong budget para sa mga wants, yung mga discretionary expenses, at gusto talaga natin tumulong, din pwede yon. Pero yung to the point na yung mga necessary expenses natin ay magkukulang na yung budget natin kasi tumulong tayo. I don't think that's a good idea. And in fact, siguro, ang pwede kong idagdag dyan is kung meron ka namang paraan para tumulong na non-monetary, I think that can be an option also, di ba? Mm-hmm. So kung sabihin natin na humihiram sa'yo kasi sabihin natin nagkasakit yung anak nung tita mo, ayan. Mm-hmm. And wala ka rin talagang maibigay na tulong na financial, pwede siguro kung meron kang kaibigan na doktor, di ba? Baka pwede mong i-refer na, meron akong kaibigan na doktor, na pediatrician, baka gusto mo sa kanya na lang magpa-consulta, tapos tatawagan ko yung kaibigan ko na may, yung ano kasi, yung pamangking ko kasi, may sakit, baka pwede magpa-consulta sa'yo, tapos pahingi nilang ng discount kasi medyo kapo sila sa ano sa budget ngayon. So at least 'di ba natulungan mo sila in another way na hindi monetary. So hindi rin naapektuhan yung finances mo but at the same time nakatulong ka sa kanila. That's right. I agree with that. And kadugtong din noon, 'di ba? Isipin din natin ang mga ka-Arki kung tayo mismo wala na, kumbaga kung empty tank na tayo. 'Di ba? Paano pa tayo makakatulong sa iba? 'Di ba? In the future, kung tayo mismo wala na rin. So again, importante na may boundaries tayo para healthy yung finance natin kasi pag healthy yung finance natin, healthy yung family finance natin, then mas makakatulong tayo sa marami pang tao in the future. Kasi wala tayong matutulungan kung tayo mismo ay kailangan na ng tulong, 'di ba? So boundaries. Mm. And lastly, kung talagang nagkakaipitan na at talagang wala na talaga, then, you know, or talagang umaabuso na, no? Diba? Tipong hindi naman nagtatrabaho, laki-laki ng katawan. Ganyan, diba? Okay, sige. Kumpleto naman ng dalawang kamay at daliri, tapos talagang, you know, tamad lang talaga. Then, you know, ako, I believe in this, no? Sometimes you just have to practice hard love. Diba? Mm-hmm. Kasi kung alam nila na parating may malalapitan, okay, then yun, aabuso at kumbaga parang ano eh, I don't know. Nagiging codependent sila sa'yo. Yun. Exactly, codependent, parang nagiging addicting. So kumbaga, paano pag wala ka na, di ba? Isipin mo rin, di ba? Sabi nga, teach a man how to feed. Ano yun? Basta yun, teach a man how to feed. And he will live for something like that, di ba? So, kumbaga. Ano yun? Give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish, then he will eat for a lifetime. But, ayun. Teach a man how to sell fish and he will eat steak. Yun yung sabi nila. Ayun, so you get the picture. So ibig sabihin, parang pag ginagawa mo silang codependent o nakadepende parati sa'yo, hindi mo rin sila natutulungan. Kasi again, pag nawala ka na, paano na rin sila, di ba? So it's for their own good as well na, you know, you have to say no, di ba? It's tough love, yes. Pero mas matutulungan sila na, na makatayo sa sarili nilang paa and you would help them for their life, for the rest of their life. So yun, practice hard love, learn to say no. Tough kasi love. Yes, matutulungan mo sila, kumbaga, no, parang bata na, you know, hindi nakakatayo, pero yun, makakatayo sila with their own two feet. At mas makakatulong sila sa ibang tao. Ang pwede ko ikwento dyan yung kaibigan ko, kasi yung kapatid niya, lagi daw humihiram sa kanya ng pera, pambayad ng kuryente, lagi daw kinakapos. And sabi ko sa kanya, subukan mo isang buwan lang na sabihin mo na
kapos ka rin at wala kang maipapahiram. Oh. Kasi ang nakikita ko nga na cycle or ang nabasa ko na cycle niya is since madali na manghiraman yung kapatid niya, nagiging reckless din talaga sa pagbabudget or sa paggastos. So, nung one time na sinabihan niya na kapos din siya, walang mahihiraman, aba, akalain mo, bigla nakahanap ng paraan yung kapatid niya. Ayun naman pala eh. biglang rumakit or nagbenta ng something. Oh. Basta ang kwento niya sa akin, alam mo ba, parang bigla silang nakahanap ng pera. Tinanong ko nga eh kung kanino nakautang. Parang ang sinabi is, ay hindi, may bigla akong nakitang racket na so medyo kumita ako ng pera. So, I think, sometimes hindi naman talaga intention na maging codependent sila sa'yo. Pero kasi, di ba, napaka-convenient din. Subconscious level na napaka-convenient na hihiram na lang ako palagi. So, kailangan natin i-break yung cycle na yon and then jolt them na, ay, teka, oo nga, no? Bakit ba ako laging umaasa dun sa kapatid ko or kamag-anak ko? I-check ko muna. I'm sure meron akong capacity na kumita ng extra para dito sa pangangailangan. So, I guess yun yung sinasabi nating tough love kasi kailangan nating maging matatag sa pagsasabi ng no. And then para sa kanila din yan. Yeah, and see how they will be able to stand up on their own. And I would say na hindi naman completely ignore them, di ba? Hmm. Parang ititest mo eh na, sige, kaya mo. Parang yung pag nakita mo yung anak mo na nadapa, hindi ka naman kagad tatakbo para tulungan, di ba? Titingnan mo muna, i-observe mo kung kaya ba niyang tumayo. And minsan yung mga bata, di ba, pag nadapa, kung hindi mo pansinin, hindi iiyak. Kasi, totoo. Tatayo sila eh, di ba? Okay. Pero kasi pag kinadal mo na, oh, kamusta na, masakit ba, ganyan-ganyan, di ba? Doon iiyak, tapos magiging dependent sa'yo yung anak mo pag mga ganun situation. So, I guess... Parang ibon. Di ba yung mga ibon? Di ba yung mga ibon? How they learn to fly? Parang tinutulak para mahulog. Kasi mga species ng ibon na tinutulak sila nung nanay nila dun sa nest nila para matutong lumipad. Saka yung mga badjaw, di ba? Ganun din yung mga badjaw. Iniitya daw sa... Hindi ko na alam. Iniitya sa dagat. alalay na lang, no? bago maalam. May term dyan eh, sa psych, yung ano, trained incapacity. Yun, naalala ko lang. Okay. Capacity. Kumbaga, dahil hindi nila kay. So, parang, sinusulsulan mo, parang ganyan. So, trained in capacity. So, yun. So, it's for their own good as well. So, yun lang. Yung mga tips natin on how to deal with ating mga relatives na madalas, no? Madalas, napapadalas na lumalapit sa atin. So, yun yung mga tips natin. Set boundaries, set a budget, think of your family, and learn tough love for them. Para sa kanila din naman yun. And for your family. And find ways to help na hindi financial. Yes. Not necessarily naman lagi dapat pera yung binibigay nating tulong. That's okay. Right. So, maraming salamat sa mga ka-Arki natin na nanood itong video na to. Kung may natutunan kayo, then please click the thumbs up button and share this to your friends. And subscribe to our channel and click the notification bell, yung ginaganan nyo. And of course, kung meron silang gustong topic na i-discuss natin or meron kayong tanong na gusto nyo sagutin namin sa isang video, then you can definitely email us at admin@wealtharki.com or i-comment na lang nila sa video na to. And pag nabasa namin yan at maganda yung na-suggest nyo na topic, then definitely gagawa tayo ng video in the future. Yes. So, with that, I hope we will see you sa next na live stream namin dito sa ating YouTube channel. And thank you for watching yung ating mga pre-recorded videos dito sa YouTube. And yun, okay na tayo. Yeah, thank you. Thank you and see you again sa next video natin. Bye, Rienzie. Bye, mga bye-bye. Bye, Fitz. Ingat.